Marami ang nalito ng mga Bulakenyo sa pagboto nila sa eleksyon kahapon October 30. Ang karaniwang pagkakaalam kasi ng nakararami ay barangay at sanggol ng kabataan lang ang kanilang iboboto sa Bulacan. Laking gulat nila na may pagbobotohan pala na plebisito sa San Jose del Monte para gawin itong highly urbanized city. Isa sa nalito ay ang 81 years old na si Lolo Buenaventura Bernardo ng Tungkung Bangga. Aminado siya na hindi nakarating sa kanyang HUC kaya hindi na lang niya nagawang sumang-ayon dito. Karapat na natin bumoto, di ba? Pero hindi ko alam, yung iba hindi ko alam. Basta sinulat ko lang. Okay na yan sa barangay, kaya hindi ko binoto yun. No, ang sagot ko. Hindi ko alam eh. Ayon naman sa magkapatid na Pamela at Kimberly Bugas, aminadong wala silang alam na tatlong balota ang kanilang iboboto sa eleksyon. Buti na lang at may nagpaliwanag sa kanila kahapon. Hindi masyado sa social media. Hindi po nila masyadong malalaman yung mga, natatlo pala yung botan. Nakakalito po talaga actually. Hindi po katulad last year na wala naman po, isa lang yung iboboto. Nakaraan po, isang lang po yung balota na kailangan. Tapos nung nagkaroon po ng tatlong balota po, parang naguluhan po kung ano po magiging proseso. Kalito po. Pero napaliwanag naman po kaya hindi naman na po masyadong mahirap itindi. Sinabi naman ng Bulacan COMELEC na lahat ng paraan para maiparating ang HUC sa barangay at munisipalidad ay kanilang ginawa. Kaya lang, kulang din ang 10 araw na campaign period para magpaliwanag. Para naman makasama sa highly urbanized city ang syudad, kailangan itong dumaan sa hinihinging requirement ng gobyerno. Meron po yung requirement na sa annual income ng government, land area. Tapos pag yan po na-reach natin, natin yung requirement na yun ng batas, ayan naman po ay mayroong isa-signed into proclamation. Samantala, ayon naman kay Bulacan Provincial Election Supervisor Mona Ann Aldana Campos, aabangan na lang ngayong maghapon ang magiging resulta sa plebisito. Nilinaw naman ng COMELEC na hindi magiging bukod ang San Jose del Monte sa Bulacan sa oras na maging highly urbanized city na ito dahil sakop pa rin ang lungsod ng lalawigan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw!